morning mga kasambahay and welcome to your favorite medical reality TV program, Doctors on TV. I'm Dr. Lady Ruvy Tagulao and of course with me, the beautiful Miss Yats Muralla. Good morning! I love you for that. How's your morning? Mabuti lady? Naman. Siyempre, this morning, medyo kulang tayo this morning, no? Oo, nakakamiss naman si Doc Jane. Nakakamiss, oo nga eh. But this morning, very special tayong mga kababaihan because we are actually celebrating International Women's Month of Lady. Tama yan. Yes, and of course, this morning, pag-uusapan natin ang mga nararamdaman usually ng mga kababaihan, especially pag pumatong na sila sa late 30s. Yes. Kaya yung topic natin this morning ay abnormal uterine bleeding. At yan ang nakakasagabal sa araw-araw na life ng mga exactly. babae. Exactly. Yeah. Oh. Kasi may mga instances talaga na yung bleeding nila, hindi lamang yung typical bleeding na 3 to 7, umaabot pa ng lagpas 7 days, iba weeks ang inaabot. Exactly, oo nga. At para mas maintindihan ang topic na to tungkol sa kababaihan, panoorin natin ang video na ito. Bawat kababaihan ay nagkakaroon ng buwanang dalaw o menstruation. Ito ay panahon ng normal shedding ng lining ng matris. Ito ang lumalabas na dugo. Subalit may ibang nakararanas ng hindi pangkaraniwang pagdurugo o unusual bleeding. Maaring marami o heavy o di naman kaya ay patak-patak lamang o spotting. Tinatawag itong abnormal uterine bleeding o AUB. Gaya ng isa nating kasangbahay na si Irene, humingi siya ng tulong sa UNTV Action Center dahil ilang taon na umano siyang dumaranas ng labis na pagdurugo. Hindi po kasi normal yung nararamdaman ko, katulad ng pananakit ng mga balakang. Lagi po akong sumasakit yung ulo ko. Naiirita po ako paminsan-minsan. Kaya pakiramdam ko po, meron talaga siyang, kumbaga, nagiging problema doon sa sistema po ng pangangatawan ko. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng abnormal uterine bleeding. Ang ganitong uri ng kondisyon ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil maaring maging sanhi ng iba pang komplikasyon. Kaya samahan ang mga eksperto ngayong umaga upang alamin ang mahahalagang impormasyon at epektibong gamutan tungkol sa abnormal uterine bleeding sa ating topic na Red Code. At yan ang topic natin for today, abnormal uterine bleeding or AUB. Grabe, no? Oo. Nakakalungkot na may mga babae talaga na nakaka-experience nito. Exactly. Nakaka-stress din yan eh. Oo. Some nag-worry. Oo. Tsaka of course, kapag may mga instances na kailangan nila ng blood transfusion, and this morning, meron tayong pasyente na kasama, Doc Lady. Ang pasyente natin ay nag-experience ng AUB din, mga kasambahay. Si Miss Irene Taba Funda from España, Manila. Good morning! Good morning po, Doc. Good morning, ma'am. Good morning. So, Miss Irene, gano'ng muna katagal ini-experience ito? Although sabi, naka-apat ka ng RASPA, no? Opo, Doc. Bali, 2013, Doc, nag-start yung abnormalities nung regla ko. So, nag-start siya as masakit yung mga balakang ko, and then yung pag nagka-cramps po, parang ganun pag nagkakaregla ako. And then napansin ko, Doc, meron yung una, magkakaregla ako, and then nag-stop siya. And then later on, biglang bumubulwak na talaga siya, Doc. Ganun po yung nangyayari. Gaano katagal? Katulad po ngayon, Doc, yung na-experience ko, Feb 23 po yung una kong menstruation. Until now, meron pa rin po akong men. So yun, isang buwan, halos isang buwan. Na minsan bubulwak. So, ano naman ang klaseng pain na nararamdaman mo dito? Is it masakit na masakit? Or parang magga? O parang bloated? Actually, Doc, wala naman. Ngayon po, hindi ka ako masyado nakakaramdam na. Ang nararamdaman ko na lang talaga, sobrang lakas po talaga ng regla ko. May times na parang yung buo-buo talaga siyang lumalabas. So, yun yung ano ko. Pero yung pagsakit, Doc, tolerable naman po siya. Kaya lang talagang iindahin mo lang yung hindi ka makaalis ng bahay, kailangan ka magstay. Kasi sobrang lakas talaga niya. Naka-diaper po ako every time nalalabas ako, Doc. Minsan, 2 or 3 pads po siya. Ayan mga kasambahays, mamaya pagbalik natin,
makakapanayam natin yung ating guest doctor, si Dr. Sotto, para explain kung ano yung kaso at paano natin malulunasan ang problema ng ating pasyente. And you can join us in our social networking sites, of course, facebook.com/doctorsontv. Pakilike mo yung page, just ishare na din. And of course, sa twitter.com/doctorsontv. You can email us at doctorsontv@gmail.com. And syempre, to watch our episode live or kung may na-miss po kayong episode, you can log on to www.untvweb.com at i-download niyo po yung app sa inyong mga Android and iOS devices para mas manood ng maigi sa aming mga episodes. Ayan, Ms. Yes. Sa pagbabalik yan ng Doctors on TV! Up next, protect your skin this hot weather season. Let our skin expert be your guide in keeping your skin in pink this summer. In Skinlink. While some women bleed more than others, find out what to do if you or someone experiences unusual bleeding. Together with the experts, when Doctors on TV returns. Kasambayas, nandito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center. At of course, nandito tayo sa kanilang Women's Center. At kasama pa rin natin si Irene, yung ating pasyente. And kasama na natin ngayon yung mag-explain ng case. Para mas lalo maintindihan nila no ang ating case, lalo na kay Irene. We have today Dr. Rene Sotto. He's an active consultant here at the Los Santos Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology. He's a gynecologic oncologist. Siya ay member ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society and of course also ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines. Good morning, Dr. Rene. Hi, good morning. Thank you for being here for our patient, Irene. It's a pleasure. So, Doc, ito may pasyente po tayo, no? Mm-hmm. Eh, ang kinocomplain po niya, bleeding. So, ano po masasabi niyo? Common ba ito sa mga edad niya? So, yung nangyayari kay Irene, nagkakaroon siya ng spotting every now and then, even after having a hysteroscopy. Doc, bakit naman nagkakaroon ng ganitong klaseng bleeding, no? Aha. At ito ba yung nangyayari lamang sa 40 and above? Or talagang may iba na kahit younger nagkakaroon din ng ganito? Pangaraniwan, ang nakakatakot na abnormal uterine bleeding ay yung nangyayari pagka natapos ng or pagka nagkaroon na ng pagtitigil o menopause ang isang babae. Pag natapos na ang regla or ang menstruation ng babae, as in tumigil na, at nagkaroon ulit siya ng panibagong episode ng pagdudugo, yun yung kailangan ng masusi at malalim na investigasyon, which is kailangan na mabiopsy yung loob ng matres ng babae. Ngayon, sa kaso ni Irene, she's 40 years old, tapos hindi pa siya nakakaroon ng pagbubuntis. Mm-hmm. And if you will see yung body habitus niya, if you're going to compute mm-hmm. the body mass index, papatak itong nasa 27 overweight. Mm-hmm. So, lahat ng factors na to, lahat na sinabi ko, yung hindi pagbubuntis, yung body habitus, and her age itself, makakakontribute doon sa pwedeng pagkapal ng kanyang lining ng matres. Doc, nandito meron tayong chart. Makikita natin, ito yung pangkaraniwang lining ng matres na diagrammatically pinapakita natin. So, dito sa unang parte, nagdudugo hanggang matapos yung pagdudugo, kumakapal ng unti-unti at darating ulit ang panibagong buwan, ito yung magdudugo ulit at makakalbo. Ito ay sumusunod sa timpla ng hormone ng katawan. Okay? At dun sa ang hormone na ito ay nanggagaling dun sa dalawang ovaryo ng babae. Ngayon, ito ang diagrammatic representation or ng matres ng babae na pagka tinanggal mo ang ibabaw, ito ang makikita natin. Ito ang pangkaraniwan nating sinasample. Ito ang tinatawag na endometrial
lining. And then this would continue down to the endocervical canal, and this is the vagina. Okay? Pagka kumakapal, ang nangyayari, pagka dinudugo ang babae, ang pagkapal niya ay hindi pantay-pantay. Kaya merong kakapal, at yung makapal na parte na yon, mauubusan ng blood supply dahil sa sobrang kapal niya, ito ay maglalagas at magre-resulta ng pagdudugo ng isang babae. Ngayon, habang makapal siya at naglalagas, yung ibang parte ay ganun din, kumakapal ng unti-unti. So, ang nangyayari, may kumakapal, maglalagas. Ito, kumakapal, naglalagas. So, ang nangyayari is tuloy-tuloy na pwedeng magdugo ang isang babae. Kailangan itong maimbestigahan. Whatever age group na ang babae ay napapabilang, kahit na teenager siya, or nasa 20 to 30 years old, 40, 50 above, mas lalo pa, kailangan magpa-check up. Hindi naman necessarily na ang pagdudugo ng isang babae ay nanggagaling sa pagkapal ng lining ng matres. Maraming pwedeng panggalingan. Pwedeng may sugat sa vagina. Pwedeng may nagsisimulang cancer sa cervix, which is kailangan ng masusi din na pag-aaral. Pwedeng hindi talaga dito ang problema. Meron siyang problema sa dugo o yung tinatawag na blood dyscrasia. Kaya mas mabuti na pagka nagkakaroon ng gantong mga pakiramdam o simptomas, mas mabuting bumisita sa doktor. Pero ngayon, yung kondisyon mo ngayon, gaano kalakas yung bleeding mo? Medyo ano po siya, lumakas kasi siya, Doc, ng March 4 and 5. Eh. Sobrang parang meron siyang blood clot na tinatawag. Parang yun po yung tawag nila. Lumalabas talaga siya ng malakas. And then nag-stop ulit. Yes. And then nag-diaper ako for siguro mga tatlong araw, from 4, 5, 6, nakaka-2 diapers ako. Changes. Or 3 diapers in a day po. Malakas yun. Yun palang sinabi mong may buo-buo nang lumalabas. Malakas yun. And then at the same time, nagpapalit ka ng diaper instead of the usual. Kaya mas mabuti at your age and your, yun nga, dahil sa hindi ka pa nagbubuntis, mas mabuti na masusi natin na maimbestigahan kung ano yung nandun sa loob ng matres. So Doc, bago po natin ipagpatuloy, no, i-define mo natin para sa ating mga viewers, kailan ba nagiging abnormal yung mens? Although nabanggit nyo kanina, no, kapag diaper na, tatlo-tatlo. Pero when does it start or ma-alarm ang mga tao na it's abnormal na? It, you know, longer, magkano kadami? Pagka na ang babae ay naging menopause na at nagkaroon ulit ng pagdudugo, yun yung mas kailangan ng masusing atensyon. Magpa-check up na, huwag nang patagalin. Yes, no? Make sure. At huwag matakot, no? Para sa ating mga televiewers, ang length o ang haba o ang pagitan ng kanyang menstruation ay humahaba o lumalayo ang pagitan. Pagitan. Ang amount ng kanyang pagdudugo ay kumokonti. So sa kaso po ni Irene, no, alam ko meron kayong plan for her. So sa kanya, ano po ang maipapayo ninyo? Meron siya kasing naipakita before na biopsy na nagsasuggest ng polyp. Okay. That would also cause abnormal uterine bleeding. Kaya ang gagawin natin ngayon is i-investigate natin ulit. We will just get a sample of the lining of the endometrium. Well, first is ma-rule out natin or matanggal natin sa equation yung cancer. Yun ang pinaka-importante. Is matanggal natin muna sa equation yung cancer, and then kung ano man siya, kung polyp man siya at kailangan tanggalin, baka kailangan ng hysteroscopic guidance. Ngayon, kung hindi naman, baka kailangan lang ng dietary advice, that would be one. And then pangalawa, baka kailangan mag-hormone. Okay, so and you... then dahil nga sa gusto pa niyang may plano pa siyang sana, Doc, magbuntis. Yes. Yun ang isa sa maliit. Parang 8 years na yata silang kasama, kasali. Inalagay natin palagi yon sa konsiderasyon. Ayan, mga kasambay, it's important talaga na nagpapa-check up yung ating mga kababaihan. Tama yan, ayan. So mga kasambahay, when we come back, matutunghayan po natin ang actual procedure kung paano nga ba i-screen, katulad nga sabi ni Doc, i-investigahan kung ano nga ba ang problema. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Doctors on TV! Kahit
ng summer season ay ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit dulot ng mainit na panahon. Paano nga ba natin mapoprotektahan ang ating mga balat mula sa matinding sikat ng araw? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito, dito lang sa SkinLink. Gaano kataas ang kaso ng mga sakit during summer? Kasi yun po yung kadalasan ng mga tinatanong ng tao. Usually, number one dyan is heat rash or tinatawag po natin itong bungang araw. Tinatawag din po natin siyang prickly heat. So, approximately 30% ng population nagkakaroon ng prickly heat or bungang araw dahil sa mainit na panahon. So, isang common na sakit naman na naranasan ng mga Pinoy kapag summer ay sunburn. Usually, ang mga nakakaranas nito ay yung mga pumupunta sa beach or sa dagat na exposed without sun protection. Although sa atin po, hindi ganun kataas yung percentage ng sunburn kasi mas marami po tayong melanin compared to the our Caucasian counterpart. So mas malakas po yung protection natin. Pero nevertheless, without protection, pwede pa rin po tayong magka-sunburn. So usually po ang nagkakause ng sunburn is the UVB rays or ultraviolet B rays. Ito po yung tumatama kapag sobrang init, usually during lunchtime, during 12 p.m. to 3 p.m. So, siya po yung sobrang init na nagkakause ng sunburn. Tinatamaan niya yung upper layer ng skin, which is the epidermis. Yung po yung nagkakause ng sunburn or pagkasunog ng balat. Samantalang ang UVA rays naman po, ito yung mga rays na kahit cloudy or kahit umuulan or kahit nasa loob ka ng sasakyan, tatama pa rin siya sa yung mga balat. Ang tendency nito is pumunta sa mas malalim na layer ng skin. So, usually UVB na tatamaan niya is the upper layer, which is the epidermis. The UVA ang tinatamaan niya is yung dermal layer, mas malalim. Nagko-cause din siya ng sun damage and photo damage and pwede ding mag-cause ng wrinkling. So, paano po ba tayo makakaiwas sa sunburn? Usually, the best is to avoid the sun, especially 10 a.m. to 3 p.m. sun. Kung hindi po talaga kaya, we should put sunblock or sunscreen. Ang pag-apply po ng sunblock or sunscreen, at least 1 tablespoon kung sa face lang, and then 1 shot glass kung buong body. So, mas maganda po siya if you apply the sunscreen every 4 hours. Dahil ang half-life ng sunscreen is 2 hours. So, after 4 hours, wala na siya. It's gone. Kahit SPF 50 and or SPF 70, wala na siya after 4 hours. But if you plan to swim or maliligo sa dagat, mas maganda, every time na aahon kayo, maglalagay na uli kayo ng sunscreen. Kasi nawawala din siya kapag natatabunan or nalalagay ng tubig. Or kapag naman tatakbo kayo, yung magsasweat, mas maganda kung maglalagay ng sunblock or sunscreen every 80 minutes. Matuto na iba't ibang paraan paano maalaga ng ating mga balat. Dito lang po, sumubaybay kayo sa SkinLink. So, salamat Dar. And ako po si Dr. Casey Reyes ng SkinLink. Up next, learn how to get rid of tooth cavity with the use of latest treatment procedure and dental treats. Know more about the most recent treatment for abnormal uterine bleeding. All these and more when Doctors on TV returns. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Nandito pa rin po tayo sa Women's Center ng De Los Santos Medical Center and with us still Dr. Rene Sotto and ang pasyente nating si Irene. Ayan, Doc. So ano na, Doc, ang ating gagawin ngayon? Okay. Matapos nating makuha ang history ni Miss Irene at ma-examine natin siya physically, andito na tayo ngayon sa examination room kung saan natin gagawin yung paglalagay ng speculum at pag-examine sa loob ng puwerto ni Irene at paggawa ng internal examination para malaman natin kung meron ba tayong, from the examination itself, meron tayong pwedeng maging duda na sakit ni Irene at yung pwede nating gawin na procedure para sa kanya. Okay? So we will start in a few minutes examining ka namin.
mayroon na tayong speculum dito, ito yung ipapasok natin sa loob ng puwerto mo. Medyo hindi siya komportable, malamig, medyo may konting kirot, pero kailangan natin makita kasi yung loob. Mm-hmm. And then at the same time, after this, yung kamay kong nakagwantes, ang ipang-i-examin ko naman doon sa loob ng puwerto mo. Examinin natin, ha? Okay, hinga malalim. Okay, very good. Okay, relax. Relax so, lang, ha? Okay. So, sa ngayon, nakikita natin na yung kwelyo ng matres ni Irene ay medyo flat na. At ito ay may konting bahid ng dugo. Ano ibig sabihin, Doc, kapag flat na yung kwelyo? Actually, mukhang yung sa kanya is nahatak lang. Mm-hmm. Pwedeng dahil doon sa body fats niya. Mm-hmm. Or yung ito lose weight. Pinaka-matres niya mismo. Okay. Okay? So, malinis naman. Pero yun nga lang, hindi natin masabi talaga totally na ito ay malinis dahil ito ay na may bahid ng konting dugo at sipon. Mm-hmm. Okay? So, Irene, tatanggalin ko na. Okay, relax. Very good. Ayan. Okay. That was ngayon, fast. Ngayon, ako'y mag-i-examine na yung tinatawag na internal examination kay Irene. Okay, thank you. Okay, Irene, hingang malalim. Ginagawa ng internal examination. Una, kakapain muna kung merong mga nakakapangbukol doon sa vulva, yung labas mm-hmm. na parte ng puwerto, mm-hmm. sa vagina, yung pinakakanal, mm-hmm. at saka doon sa kwelyo ng... Abot yung kwelyo. Kwelyo ng matres. Kung may nakakapambukol, that would be another point. Yes. Okay, sa kaso ni Irene... Subnormality, Doc, no? Dahil nakita na natin na wala namang problema ang kanyang kwelyo ng matres, mm-hmm. ang ating tina-target ay yung pinakamatres niya. Actually, yung particular doon is yung loob o yung lining ng kanyang matres. Masasabi natin na ang... matres ni Irene ay hindi naman kalakihan. Uh-huh. Wala namang abnormality na nakakapa, yes. or bukol na nakakapa doon sa dalawang gilid, which would correspond doon sa dalawang ovaryo ng babae. Yes. Okay? Hindi ka naman naiihe, Irene. Hindi mo pakaramdam na maiihe. Okay, very good. Yung nga pala, bago mag-examine, talagang sinasabihan ng babae na umihi muna mm-hmm. para mas maging accurate yung mm-hmm. ating pag-e-examine. Mm-hmm. Okay? So far, wala naman tayong abnormality nakikita. Yun lang, kailangan lang natin na malaman kung bakit ka dinudugo muna. Napakalaking bagay itong pagpapacheck up natin. Kasi pagkatapos, konting discomforts lang, pero pagkatapos noon, ay may peace of mind ka naman. Yes. Napaka-importante na... Well, ang importante doon is the peace of mind. Mm-hmm. Dahil yung stress nakakadagdag yan sa pagkakaroon ng sakit ng isang tao. So, Doc, ang exam na ginawa natin ngayon, kumbaga, hindi lang yung sa labas, tinitignan yung physical appearance, nung sa skin, sa vulva, hanggang loob. Ayan, so kasama ito sa check-up. Ayan mga kasambahay, natapos na yung physical exam kay Irene. Pupunta naman tayo sa OR, Doc. Anong kasunod na procedure kay Irene, yes. Doc? Pagsasama-samahin natin lahat ng kanyang history at saka itong internal examination at physical examination na ginawa natin sa kanya, plus itong ultrasound na ginawa sa kanya, ang pinaplan natin gawin kay Irene ay makayod natin ang kanyang lining ng matres, which is on scientific terms, ang tawag doon ay curettage. Endometrial biopsy or endometrial curettage. Actually, yan yung pinakaparaan para malaman natin kung ano talaga yung problema ng loob ng matres mo at kung ano yung dapat nating susunod na gamutan para sa iyo. Ang lahat ng yan, titingnan natin sa OR. Yes. Yan, let's go. Alright, let's go. Good morning mga kasambahay. Andito po tayo ngayon sa... operating room, delivery room ng De Los Santos Medical Center. Kasama ko po ngayong umaga si Dr. Tin Paredes, ang amin pong second year resident dito sa De Los Santos Medical Center. At ina pong gagawin yung procedure ni Ms. Irene para doon sa actual procedure ng endometrial curettage. Kung ready na kayo, ready na kami, papasok na tayo. Ito na tayo sa actual procedure natin. Pagkatapos ma-anesthesia ang pasyente,
tayo na mag-uumpisa. So nalinisan namin ang puwerto ng ating pasyente. At dahil nga tayo ay gagawa ng isang gynecologic procedure, sa lahat ng gynecologic procedure bago magsimula, tayo ay gumagawa muna ng baseline internal examination. Mas magandang gumawa or mag-conduct ng baseline internal examination pagka ang pasyente ay naka-anesthesia na dahil ang lahat ng kalamnan niya ay naka-relax at hindi lumalaban, mas makakapan natin kung ano yung mga hinahanap natin na problema ng ating pasyente. And then, after doing your internal examination, natapos na rin natin mailabas ang lahat ng ihi sa kanyang pantog, tayo ay didiretso na sa actual procedure. Bago kami nagsimula ng kanyang endometrial curettage, na minessure na namin ang kanyang ang lalim ng kanyang uterine cavity. Ang ginamit namin ay ang hysterometer. And then we proceeded in doing the actual endometrial curettage. Ang ginamit natin ay yung tinatawag na vaginal speculum or retractor. Ito ay para mas makita natin ang loob ng puwerta ni Miss Irene. So, na-identify natin na ang kanyang cervix o kwelyo ng matres ay malinis, walang pagdudugo. Kaya we proceeded in doing the endometrial curettage. Ito na po yun. Ito yung nakuha naming laman sa loob ng loob ng matres ni Irene. Ang tawag dito is endometrial curettings. Okay? Ito yung sinasabi ko kaninang isasubmit natin sa pathology para nang ang pathologist ito ay ilalagay sa ilalim ng microscope at titignan directly at ma-identify ng pathologist kung ano yung nagkukos ng pagdudugo ni Miss Irene. After na ma-identify natin kung ano yung problema ng kung ano yung pinagmumula ng pagdudugo ni Irene, mabibigyan na natin siya ng mga dapat nating gawin para ito ay hindi na bumalik. Ayan po mga kasambahay, ang serbisyo natin pinagkaloob kay Miss Irene. Ito ay pinagkaloob ng UNTV at ng De Los Santos Medical Center. At hanggang sa muli po, dito lang sa Doctors on TV. Kasambahay. At nagaling na kami sa OR. Ayan, natapos na yung procedure. Doc, how was the procedure? Well, okay naman ang naging procedure natin. Ito ay naging maluwalhati at ito naman ay naging madali para sa ating pasyente at para sa aming mga doktor. Mm-hmm. So, Doc, ngayon at gising na siya. Pwede natin siyang kausapin. Ano po ang maipapayo niyo sa kanya? Dahil katatapos lang ng isang invasive procedure, so meron tayong inireseta sa kanyang antibiotic na kailangan niyang inumin sa susunod na mga araw, 3 hanggang 5 araw. So, Doc, kailan po ang follow-up ni Irene sa inyo? Siguro in 5 days, pupunta ka sa clinic and then makikita natin doon yung resulta ng biopsy mo. At pag nakita na natin yung resulta ng biopsy mo, doon tayo magsisimula nung kung ano muna yung dapat na gamutan para doon sa pagdudugo mo. Is there a special care na dapat gawin ni Irene, Doc, habang namamahinga sa bahay ng 5 araw? Wala naman talagang special care except that na under siya ng anesthesia. So medyo may konting hilo. Mm-hmm. Kahit pa paano may konting pamamaga. So meron niyang konting pagkirot. Mm-hmm. Bibigyan na rin natin siya ng pain reliever. Pwede ba siya maglagay, Doc, ng ice pack? Pwede. Mm-hmm. Pwede. Hindi naman ma... Pero kailan po siya pwedeng umuwi? Actually, after this procedure... Agad. Pwede na. Depende na sa kaya ng kanyang katawan. Katawan, oo. Meron ba, Doc, pwedeng gawin para maiwasan yung pag-thicken ng kanyang uterus lining?
Okay. Ganito yan. Ang bottom line dyan is keep a healthy lifestyle. How do you do that? Kumain ng tama. Yes. Kumain ng mga tamang pagkain. Mm-hmm. And laging isasama ang exercise. Exercise. Tapos hanggat maaari, do mahirap gawin, yung stress sa trabaho, sa bahay, hanggat maaari, keep it to a minimum. So Doc, since it is International Women's Month, yes, do you have any tips for all the women out there or even men with loved ones, yes, na babae? Ang mga babae, hindi lang during the time na kayo ay nagbubuntis ay tsaka nyo lang maiisipan na magpatingin sa inyong obstetrician gynecologist or sa kahit na kaninong doktor. Ang pinaka maganda pa rin na gawin ng isang babae is regularly magpa-check up sa inyong obstetrician gynecologist. Hindi lang during the time na meron na kayo nararamdaman ng problema, dahil by the time na meron kayo nararamdaman na problema, baka ito ay huli na. So mas mabuting maagapan natin ang karamdaman o ang sakit during the time na ito ay madali pang gamutin at nagagamot pa. Marami na tayong mga pamamaraan para ma-screen at mahuli ng maaga ang sakit. Huwag natin itong pabayaan na makawala sa ating mga kamay, dahil mas madaling gamutin ng sakit kung ito ay with nasa, the advanced treatment ngayon, nasa no? paunang estado pa lang. Oo. Doc, I'm sure maraming mga kababaihan din natin ngayon na gusto magpa-check up sa inyo. Andito ako Monday, Wednesday, Friday, 3 o'clock ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Doc, thank you very much. Ang dami namin natutunan, mga kababaihan, Doc. At ngayon naman, mga kasambahis, meron tayong bagong segment at bagong segment host. Ang topic ay cavity protection with Dr. Kenneth Lee. Karamihan sa mga Pilipino ngayon, ang madalas na problema nila sa ngipin ay pagkakaroon ng mga cavities po or pagkakaroon ng mga sira po. Sa mga kabataan, yan, very, very rampant yan. Dahil po mahilig po sa mga candy at saka sa mga tsokolate. Kaya mas madali po nasisiraan mga ngipin. Sa mga nakakatanda po, ang usual na problema po na nila is ang gum disease naman po. Tapos sa mga teenagers naman, dyan po lalabas yung mga problema na minsan yung pagsusungki naman po ng mga ngipin. Mga kasambahay, nandito na po tayo sa treatment room ngayon at kasama po natin si Sir Jerome. Tingnan po natin yan kung anong kailangan natin gawin po para sa kanya. Matanong lang po, ano po yung chief complaint natin or yung pangunahing reklamo natin sa ngipin ngayon? Meron po ba? Okay, bali, sa nakikita ko kagad, ang pangunahing issue po ni Sir Jerome is yung pangingitim po ng ngipin dito. May itim po dyan, may itim din po dyan, ano? At pag-check-in din po natin sa may ilalim, may mga sira din po. So, Sir Jerome, hindi naman malaking problema po yung case ninyo. Ang tawag po dito sa sakit na to is cavities or tooth decay. So, ang kailangan po natin gawin ay simple lang po, papastahan lang po natin siya. Lilinisin natin, papastahan po natin. Pero bago natin po gawin yan, mas magbuti po na i-x-ray po natin yung ngipin ninyo para masigurado po tayo, no? Okay, so nandito na po tayo, nandito na po yung x-ray ni Sir Jerome. So, ang una po natin ginawa is kinuha na po natin lahat ng ngipin niya. Ang tawag po dito is a panoramic x-ray po. Para isang kuha lang, makikita na po natin lahat ng problema ni Sir Jerome. So sa nakikita po natin, dun sa may mga itim na ngipin po niya, hindi naman po malaking sira or hindi naman po malaking problema para kay Sir Jerome. So ngayon, pwede na po natin simulan yung procedure kay Sir Jerome, na nigurado lang po tayo na safe ang gagawin nating procedure by taking the x-ray po. Lilinisin po natin ang ngipin niya para mabawasan po ang mga dumi. Kasi pagka nagpasta tayo, inopen natin yung itim dun sa ngipin niya, ay baka mapasukan po ng dumi. So gusto natin malinis na malinis po bago natin i-open yan. Mga kasambahay, ngayon papastahan na po natin si Sir Jerome. Sinigurado na po natin na malinis yung ngipin niya, na oral prophylaxis na po siya, nalinis na po yung ngipin niya. Kaya ngayon, pwede na po tayong sumunod sa next step, which is papastahan na po natin yung ngipin niya.
tatanggalin po natin itong mga itim na nasangipin po niya. Okay na mga kasambahay, so nalinis na po natin yung ngipin ni Sir Jerome. Napastahan na din po natin yung pinaka-concern po niya nung pagpasok niya sa clinic. Ngiti nga po tayo, Sir Jerome. Ayan, wala na pong itim sa ngipin niya. So, ngayon, paalala ko lang, visit po kayo lagi sa dentist niyo at least twice a year po. Tapos, pag may nakita kayong mga ganyan, yung mga itim po sa ngipin o magagaspang po, punta na po kayo kaagad sa dentista niyo. Huwag na po ninyo papatagalin po. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode ng Dental Tricks. Panahon at marami ang nahihilig sa mga refreshment menus. Ngunit alam nyo ba na ang labis na pag-inom ng mga matatamis na inumin ay maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng malalang kondisyon tulad ng type 2 diabetes at obesity. Kaya naman ngayong umaga, isang healthy refreshment menu ang ibabahagi sa atin dito sa Naturally Yours. Oh! Ito ang itsura ng ating Sunshine Smoothie. So, very interesting yung pangalan, Sunshine Smoothie. Now, what is this composed of, yung Sunshine Smoothie natin? It's composed of vegetables and fruits daw. Mm. Combination niya yung citrusy na fruits, mm-hmm, such as the lemon, the sun-kissed, mm-hmm, and the apple, mm-hmm, as well as, yun naman sa vegetable side, the carrots, kaya orange siya. Then you have pineapple, and then the celery, some celery, and yeah, the kale. I can see bits of greens, no? So this is from celery and kale. Yes. Ang kale ay mataas sa antioxidants na tumutulong panlaban sa mga free radicals sa ating katawan. Isa na dito ang beta-carotene na maaaring ma-convert bilang vitamin A. Mayaman din ito sa vitamin C kumpara sa ibang klase ng gulay. Ito ay itinuturing na world's best source of vitamin C. Mga kasambahay, yung kale very popular ngayon ito. Kasi ang kale ay mahusay sa magandang daloy ng ating dugo, sa quality and quantity ng ating mga dugo. Another thing is, ang kale din ay nakakapag-regulate ng blood sugar. At napakahusay yan sa ating katawan para ma-avoid natin yung pag-trigger o pagkaroon ng diabetes. Ito naman, since sunshine na tawag ni ma'am, ay napakataas sa citrus. Ang citrus ay karaniwang sinasabi na magandang source ng vitamin C. Pero bukod dito, mayaman din ito sa iba pang essential nutrients gaya ng glycemic and non-glycemic carbohydrate o sugar and fiber. So this gives you energy. This gives you the feeling of being happy because of the citrus that it contains. It boosts our immune system kasi napakataas siya sa vitamin C. And nakita niyo yung kulay na yellowish, orange actually. Maganda ito sa skin. Nagbibigay sa atin ito ng glow. Citrus and carrots gives us the glow. And of course, para na rin sa ating mga eyesight, para maganda ang ating paningin at hindi tayo maagang magkakaroon ng eyeglasses. But this one, nakita naman ng ating mga kasambahay, so easy the preparation is. Kompleto tayo ng antioxidant dito, especially sa ating mga anak, nare-refresh tayo. Sabi nga ni Pam Donna, gumaganda ang ating mood. So hindi lamang mood ang i-enhance niya, pati na rin ang ating katawan, boosting of immune system, at napakasarap. Stay healthy this coming summer through healthy preparation of food and drinks. Dito sa Naturally Yours. Ang saya ng ating episodes ngayon, Dr. Lady. Yun pala yung mga babae, dapat nag-iingat talaga tayo. Sabi nga ni Doc, dapat habang maaga ay nalulunasan natin kasi napakaganda naman ng ating mga procedure at hindi naman nakakatakot nga. Very, very safe naman. There's so many ways of screening, di ba? Yes. Oh. At
gusto rin natin pasalamatan si Dr. Lisandro Ragudon. Siya ay VP ng Business Development and Planning, also on OB Gynecology Department. And of course, sa lahat ng mga doctors and staff, at si Nurse Anne. Of course, si Ace, tsaka si Sir Mark, thank you very much sa pag-accommodate sa atin dito. Ayan, and thank you din sa ating mga sponsors. Of course, okay. Of course, Fiber C, the only real vitamin C in the market. Okay, and my clinic in Olongo po, Integrity Medicare Care Clinic, and like my page in Facebook, so facebook.com, Dr. Lady Ruvy Tagulao. And of course, sa mga taga-Tawi-Tawi Medical Center, sa mga kamag-anakan natin all over, sa mga mamon especially, and of course, sa mga kamag-anak natin sa Iloilo and all over the world. And of course, kay Doc J.M. Nako, we miss you. Favorite na line, stay happy, healthy, and safe, mga kasambays. See you all next week, dito lamang sa Doctors on TV!